ko ngayon, mayroon akong ikukwento sa inyo, mga kapamilya, mga kapuso. Nung unang panahon daw, mayroong isang water boy. Siya ay nagrarasyon ng tubig, balde-balde, sa bawat bahay sa kanilang barangay. Yan, habang lumilipas ang mga araw, siya ay nakahiga at nag-iisip ng paraan kung paano mapadali ang kanyang pagigib o mapagaan ang distribution na ng tubig na nanggagaling sa balon upang may deliver ng hindi mano-mano sa kanilang lugar ito. Ngayon, dahil sa kanyang pagiging noon, wala pang technology, hindi pa masyadong ang impormasyon. Pero dahil sa kanyang pagiging innovative, pagiging mausisa o pagiging pala makaibigan, siya ay isang nagkaroon ng kaibigan na sabihin na nating madaldal o makwento. Of course, kapag makwento, ang impormasyon dyan ay lumulutang sa kakakwento, kwento dito, impormasyon dito, impormasyon dun. Ayun, hanggang kanyang nabalitaan na mayroon palang isang sistema na ginagawa para ang tubig ay dumaan sa tubo. Yan ang kahalitulad ng kwento. Ito na hindi ko na matandaan kung saan ko nabasang libro ito. Hindi ko na matandaan. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga yung kwento na pagiging innovative niya, na nag-aarap siya ng paraan kung paano mapagaan ang kanyang pagigib sa kanyang distribution sa mga tao. So, nasasakyan niyo na ang kwento. Siya ay naglagay ng tubo na nawasa style. Ayan. Nagkaroon siya ng pang water pump hanggang na-develop na niya. Gumamit na siya ng kuryente o sa madalit salita, ang kanyang production ng tubig mula doon sa balon ay nagawa na niya ng paraan immemorable, of course, yung development ng ng patubig ay nawasa style na sa panahong ito. Ayun, so sa malat salita, immemorial yung kanyang pangalan, pero ang konsepto, siya ay isang entrepreneur. Kanyang nasolusyonan ang isang problema ng mga tao. Yun ang pag-distribute ng tubig sa mga bahay-bahay. Napakagandang kwento. So ngayon, may kukumpara natin siya sa isang entrepreneur. Alam naman natin ang entrepreneur ay maraming tatangian na kanyang ginagawa, pagiging matyaga, mapangalap ng impormasyon para magamit sa kanyang produkto o serbisyo na binebenta sa merkado. Sa ganitong konsepto, ikaw, ako, tayong lahat, kapag tayo ay
nakapagbigay serbisyo na kailangan ng isang tao na nasolusyonan natin ang kanilang problema, malamang kung hindi man tayo yumaman ng gusto, magiging magaan ang ating pamumuhay dahil sa revenue na papasok sa ating bank account. Meron din isang konsepto na tad-tad na, o ewan ko kung napanood niya, nyo na, nakapag umuulan, yung isang lalaki na nagbibigay tulay sa dinadaanan na bumabaha ay naglalagay ng kapirasong kahoy, dugtong-dugtong, eh ikaw na nag-uopisina o galing sa eskwela na ayaw mong mabasahan yung paa, tutuntong ka doon. Pero magbibigay ka ng barya-barya, kahit barya-barya lang. Eh kapag naipon yun, isang magandang tanghalian at apunan na para doon sa nakaisip na magbigay ng serbisyo na tutuntungan ng tao. Paulit-ulit, pero napakagandang isir kapag na naririnig natin, dahil alam naman natin, forever sa mundo, maaaring hindi pa narinig ng mga susunod na mga kabataan, ay paulit-ulit natin ipapasa ang mga magagandang katangian, mga kapaki-pakinabang na impormasyon para maging innovative, maging mapag-discover, para magamit ng mga generation to generation. Yun lamang, naalala ko lamang habang pauwi na nagdadrive, sana maging magkaroon ng ideya kung sino man ang makarinig sa kwento ito. I-upload ko ito sa pag-asang makapag-share ng konting ideya. Salamat! Kapag mayroon kayong kwento, mag-comment lang kayo at tayo ay mag-re-research tungkol sa bagay na gusto ninyong pag-usapan. Yun lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye!